So, what's up guys? So, ngayon tatalakayin ko kung ano ang pinagkaiba ng copyright strike tsaka ng copyright claim. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dediretsuhin na natin ang pagpunta nyo dito sa channel ko kung bakit kayo nandito dahil naging curious kayo sa thumbnail and sa... Naging curious kayo sa title at naging thumbnail ko. So, anong pinagkaiba ng copyright strike tsaka ng copyright claim? Unahin na natin ang copyright claim. Copyright claim, nagkakaroon tayo ng copyright claim sa ating mga video kasi kung may mga nilagay tayo na music tsaka or mga video clips na hindi sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng copyright claim. For example, music. Tapos, hindi siya copyrighted na music na ginamit nyo. Tapos, yung mga video clips na ginagamit nyo. Kaya nagkakaroon ng copyright claim. Bakit nga ba nagkakaroon ng copyright claim? Kasi yung may-ari ng halimbawa, music. Yung may-ari ng music na yon, nag-request kay YouTube. Halimbawa, na ang music na yun ay pagmamay-ari niya. Ngayon, si YouTube naman mag-i-email sa'yo na hindi nga sa yung music na ginamit mo, kaya may nag-claim na kanya yung music na yun. Tapos, pag nagkaroon ka ng copyright claim, okay lang yun kasi hindi naman siya makaka-apekto sa status ng account mo. Nakalagay naman yun sa mismong email sa iyo ni Google. So, ang pwede lang maging mangyari sa iyo sa pagkakaroon mo ng copyright claim, it's either na yung may-ari ng music pwedeng ipagamit sa iyo yung music na 'yon or video na 'yon. Pagpatuloy mo yung paggamit ng video na 'yon, basta share kayo sa magiging kita doon. Halimbawa, yung video na ginawa mo na may copyright claim, magkakaroon na ng ads. Pero yung kita sa video na ginawa mo, hindi lang sa'yo yun. Bali may kahati ka na. So, kaya... Yan guys, makikita nyo sharing. Ibig sabihin nyo yung copyright claim ko na yan ay kashare ko ang may-ari ng music na ginamit ko dyan. Tapos, nandito pa po yung dalawa kong copyright claim. Kapag naka-red po ang dollar sign, ibig sabihin hindi siya pwedeng i-monetize. Hindi pumayag yung may-ari ng music na mga ginamit ko dyan na makipag-share. Diba, napakalaking panghihinayang po. Yung isang video dyan ay 92K. Diba, napakalaking sayang lang po dahil sa copyright claim ng mga music na ginamit ko kasi dyan. Hindi ko siya binura kasi sayang po yung magiging boost niya sa subscriber ko. Kaya hindi ko na lang siya binura. Hinayaan ko na lang siya dyan. Kaya mas ma-okay na gumawa kayo ng mga video na walang copyright. Para yung solo-solo mo yung kita mo sa video na yun, di ba? Kaysa naman may kahati kahit pinaghirapan mo yung video na yun tapos mapupunta lang dun sa may-ari ng music o video. Or hati kayo. 'Di ba? Parang ang ano noon, parang lugin-lugi tayo. Pero ngayon dito naman papasok yung copyright strike. Ano naman yung copyright strike? Yung copyright strike naman katulad nung sa copyright claim. Yung copyright claim kasi 'di ba yung mga may-ari nga ng music at video, magre-request kay YouTube na kanila ang music o video na 'yon. Ngayon yung may-ari na 'yon magde-decide siya kung ipaparemove niya yung video mo na yon or pwedeng yung share kayo sa kita. Yun yung copyright strike. Pag copyright strike, ano, ire-remove yung video nyo dun sa YouTube. Wala na kayong magagawa dun. Kung mag-aapila ka pa, mahabang proseso pa, may mga something sa legal na kasi yun eh. Magkakaroon ka pa, need mo pa ng something attorney, mababasa nyo naman yun sa pagpapadala ng email sa inyo ni YouTube. So, kaya mas okay na mag-ingat talaga tayo sa mga copyright.
sa paggamit ng mga music, meron dun sa YouTube, i-search nyo, audio, library, lahat ng music doon, andon. And then, sa YouTube studio nyo, sa pag-sign in nyo sa YouTube, nandun sa baba, andun yung mga music din nila. Pwede mo na pindutin, da-download na yun, diretso na sa, ano mo yun, sa music, ano mo, sa cellphone. And then, yung mga sound effects, nandun na rin lahat. Kaya, mas okay na mas maging maingat kayo sa copyright. Ako, mayroon akong isang copyright strike. Bali, kaka-approve ko lang ngayong araw, May 12. Kanina pagising ko, nakareceive ko na email mula sa YouTube na approve na ako. And then, nung maglalagay na ako ng mga ads, pero yung una kasi, nagkaroon, hindi ko pa nare-reach yung 1K, may copyright strike ako, isa. Bakit ako nagkaroon ng copyright strike? Kasi, yung video na yon, ang title kasi noon, Reviewing Eri Movie, Bea Alonso. Yun yung tinitle ko. Tapos ang thumbnail niya, yung in-screenshot ko dun sa picture na yon, yung mukha ni Bea na parang takot na takot. Kasi yung Eri Movie, horror yun, di ba? And then, yun, horror movie yung kay Bea Alonso na pinanood ko. Ang ginawa ko lang, nanonood kasi kami ng mga kaibigan ko. And then, siguro wala pang isang minuto na tinuto ko yung camera dun sa pinapanood namin na eerie movie. Sabi ko, yun, siguro yun na lang magiging title ko. And then, 1 minute lang yun, 1 minute lang. Tapos ang the rest na video na nun, puro na sa mga kaibigan ko kung ano yung mga ginawa namin. So, dahil lang sa isang pagkakamali na yun, hindi ko alam bakit naging copyright strike yun sa isang minuto lang na yun. And then, nakareceive ako siguro mga buwan na siguro, isang buwan or mag-iisang buwan bago ko, nung after ko i-upload yung video na yun, na meron niya akong copyright strike. Pag nakita ko pa yung mga screenshot ko dati, baka lalabas ko dyan sa mga... Pag copyright strike ka naman po, parang blanco na yan. Yung video mo na yan dun sa YouTube studio mo makikita. Pag nung under review na ako, ni-remove ko na siya, pati yung Gmail sa akin, yung email sa akin ni YouTube. Ma-screen nyo para makita nyo po. So ayun, mahirap pag may copyright strike. Pwede ka magkaroon ng copyright strike sa isang buwan lang. Or hanggang 3 nga lang yun eh. Pag 3 beses ka nagkaroon ng copyright strike sa isang buwan, bawa isang buwan, sunod-sunod yun, may copyright strike ka. Wala na, tanggal na yung account mo sa YouTube. Kahit gaano pa kadami yung subscriber and views mo, matatanggal na yun. Kaya yun lang, mag-iingat lang tayo sa mga ginagamit nating videos, and then music. Kahit napaka, siguro kahit segundo lang yan, pag nag-claim yan yung may-ari sa YouTube, wala. Sayang lang yung nagiging effort natin. Kung pwede naman natin gawa na huwag tayo magkaroon ng copyright strike tsaka copyright claim. Bali nung na-approve ako, ilan ba? 5 ang copyright claim ko. Tatlo doon binura ko. Then may natira. Ay hindi, tatlo. Tatlo yung natira na copyright claim, hindi ko binura. Siguro hindi naman naka-apekto yung kung bakit napadali yung pag-approve sa akin. Basta, iwasan lang din natin yung pagkakaroon ng copyright claim. Para mas okay din yung magiging, mga account natin or status ng account natin sa YouTube. Lalo na yung sa mga baguhan, syempre. Maging maingat tayo sa mga nilalagay nating video. Dapat kasi nasusunod natin yung community guidelines ni YouTube kasi yun ang unang-unang tinitignan nila. Siguro naintindihan nyo. Medyo naging paikot-ikot lang yung pag-explain ko pero sana nakuha nyo pa rin kung ano yung pinagkaiba ng copyright strike tsaka copyright claim. Yun lang. So, napakainit kaya tatapusin ko na po yung video na to. And then, paabutin nyo na 30 likes to. Susunod ko pong
ibablog yung mga tips kung paano makakuha ng 100k subscriber and then 4,000 watcher, kung ano po ba yung ginawa ko. And then, paano ako na-approve ng mabilis. Days lang din naman yung inantay ko bago ako na-approve. So ayun, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po. And then, like this video kung kahit pa paano nakatulong at nakapagbigay ako ng information sa inyo. And dyan lang, maraming salamat po. And see you on my next vlog. Bye!